sa ibigaw sa tao. Awa mo ay tanaw at siyang lakas sa pagbabago na buhay. Kamalangako pagbibig ko sa buhay sa tao. Santo, Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umalipin, ay palayain mo po pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, napasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang matuwid, tangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariyat buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mamumuhay siyang marangal
at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung haring humatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat, mamamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Namumunod ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sa gipin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang lalaki at manganganak. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit, hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa Lunes sa ikatlong linggo sa panahon ng Adbiyento. At sa mga nagsisimbang gabi, kanina ako ay alas 4, pangatlong araw na ng simbang gabi. Hindi ko alam kung minsan sa buhay ba ninyo, pinlano, pinangarap nyo ring makabuo ng simbang gabi. O hanggang pangarap ka na lang talaga. Pinlano ko naman, Father. Pinlano ko naman. Pero hanggang dun lang talaga. Alam niyo po, ang panahon ng Adbiyento ay panahon din ng pagbabalik-tanaw natin. Pinagninilayan natin ngayong Adbiyento kung paano tinupad ng Diyos ang nag-iisa niyang plano para sa tao. At ano ang plano na ito ng Panginoon? Kaligtasan. Ang kaligtasan natin. Kaya nga, ito ang ating binabalikan. Ito ang pinapaalala ng Diyos sa atin. Tayong mga tao, nabubuhay tayo ng may plano. Ano na nga ba sa mga pinlano mo sa buhay ang natupad na? Ano na nga ba sa mga ninais mo sa buhay ang naganap na? May nangyari na ba sa mga pinlano mo? O kailangan mong baguhin? O hinayaan mong ibahin? Marahil ganito po ang ginawa nila Maria at Jose. Alam niyo po, itong dalawang ito, narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon, may plano na silang magpakasal. May plano na silang lumagay sa tahimik at bumuo ng pamilya. Hanggang sa isang araw, kapwa silang nakatanggap ng dakila o mas dakilang plano ng Diyos para sa kanila. Hindi lang sila naging mag-asawa, naging mga dakilang banal na tao sila sa kasaysayan ng mundo. Hindi lang sila naging magulang, naging nanay at tatay sila ng Panginoong Hesukristo. Minsan, may mga bagay sa buhay natin na pinanghihinayangan natin. Ginusto ko yun eh. Pinlano ko yun eh. Pero hindi natupad. Hindi nangyari. Pero huwag niyong kalilimutan. Sometimes, your disappointment is God's appointment to you. Your disappointment can be God's appointment to you. Baka kaya hindi natupad, baka kaya hindi nangyari, dahil may ibang para sa'yo. And I am sure, may ilan sa atin dito ngayong taong 2023, natupad naman ang iyong ipinagdasal. I am sure, may ilan sa atin dito na sinagot sa kanilang mga hangarin at pinalad sa kanilang mga pinlano. Nakapag-abroad, nagkaroon ng anak, nakapag-asawa, guminhawa. Congratulations sa inyo. Pero sana, kahit nangyari na at nakuha nyo na, huwag kayong tumigil maging masipag. Huwag kayong tumigil magdasal pa rin. At be humble pa rin. Katulad nila Maria at Jose, sa kabila ng dakilang nangyari sa buhay nila, maliwanag sa kanila, sila'y aliping lingkod pa rin ng Diyos. You need God. At para sa mga hindi pa pinapalad sa kanilang mga pangarap, pakinggan ninyo ang sulat ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa. Nalalapit na ang araw na pasisibulin ng Diyos ang kanyang pangakong kaligtasan sa kanyang panahon, sa kanyang paraan.
ito rin ang panghawakan mo. Hindi laging karera ang buhay, hindi paunahan, at hindi ka laging parang mauubusan. You live your life one at a time. Sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, bago matapos ang taon na ito, magpasalamat tayo sa Diyos sa maraming pagkakataon na hindi man natupad, nangyari ang pinangarap natin, binigyan naman niya tayo ng mas mabuti, mas tamang para sa atin. Ang taon na ito matatapos na, pero huwag mong kalilimutan, nandito ka pa. Hindi ka pa tapos, may plano pa ang Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kaisa ni San Jose, ang taong may dakilang pananampalataya, sama-sama tayong manalangin bilang pamilya ng Diyos sa tunay na Ama ng lahat. Ang ating pong itutugon, Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Tulad ni Jose, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga lalaking itinalaga ang sarili sa Panginoon, naway maging salamin ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pangangalaga. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan, nawa tulad ni Jose, ay magkaroon ng matalas na pangunawa at pagpapasya sa plano ng Diyos na makikita sa mga pang-araw-araw na pangyayari. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga ama naway magpadama ng natatanging pagmamahal at pag-alaala sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at huwarang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga nagdaranas ng mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay, na pansarili at pampamilya, naway magkaroon ng pag-asa at pananampalatayang tulad ng kay Jose. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Sa pamamagitan ni Jose, ang mga nasa bingit ng kamatayan naway makatagpo ng ginhawa ang mga huling oras ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipanalangin natin ang mga kapatid nating katutubo at bilanggo, ang mga naiipid sa iba't ibang kalamidad, gera, ang mga kapatid nating walang maayos na makain at tirahan, ang mga naghahangad pa rin magkaroon ng kanilang mga anak, ang mga naghahangad ng kaginhawaan sa kanilang buhay, at ang mga kababayan natin nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Panginoon, tulungan mo po kaming mabuklod bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong pagkaama. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Alakalay ng bayang umay.
umaasa sa pagdating mo, gayon din aming inahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay magpaging dapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, kasama ni Maria, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. hanggang 8 p.m. Maaari po tayong magtungo sa booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa po namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Jesu Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo'y nagpapasalamat hindi lang po sa inyong pagsisimba, kundi sa pagbibigay pa rin ninyo ng tulong donasyon para sa mga gawain programa ng ating simbahan. Ang mga pinansyal na tulong at material na tulong ay malaking bagay po nating naibibigay sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na po ngayong panahon ng Kapaskuhan. Salamat. Kahit meron kayong mga sariling pangangailangan, hinahayaan ninyong matupad pa rin ang plano ng Diyos para sa inyong kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. O ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang kusong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, at namin. Padre Jesus Nazareno, inarangal at namin. Padre Jesus Nazareno, inarangal at namin.